nandito kami sa Riyaya. Guys, welcome sa makasaysayang bayan ng Sariaya in Quezon Province. I will tour you around the historical houses and buildings here. Enjoy watching! Sariaya is a coastal municipality, kaya maraming beaches dito like Monte Vista Resort. Shout out Sir Sonny Felizmena, hindi pa tayo vlogger nang mamasyal tayo dito sa Monte Vista. The centerpiece of the resort is this building na Hugis Barko. Dito daw nag-OJT ang mga gusto maging seaman. Right there, and the beautiful view of the sunset and sunrise. When it comes to heritage tours, hindi lang vegan ang pwedeng puntahan. Dito sa Sariaya, marami ding heritage landmarks. And one of the most prominent landmarks here is St. Francis of Assisi Church along the National Highway. It has a huge devotional park. This is the St. Francis of Assisi Church and Sariaya. Papasok kami dito sa may altar. Ito yung altar ng St. Francis of Assisi Church dito sa Sariaya. So, uli-uli muna tayo. As you can see, may mga lapida dito sa loob ng simbahan. Ito yung mga mayayamang sariyayahin na namatay noong unang panahon. Tapos yung mga buto nila inilagay dito sa loob ng simbahan. And there is another lapida at the foot of the Mother of Perpetual Help icon. Altar of the church. This is the dome. Ito yung likod ng altar ng simbahan. Marami ang sumisimba dito tuwing First Friday because they believe na miraculous itong si Santo Cristo de Burgos. Because it's pandemic, iwasan daw muna ang paghawak at paghalik sa mga santo. That's ito, right. Papunta ito sa kampana ng simbahan. Ng simbahan, yung tapat na yon is parke at saka munisipyo. Okay, tingnan ko kung bukas tong mini chapel. This is my favorite part of the church. Ay, sarado. Sarado gid. This is the view from the bell tower. Kita ang kabuuan ng gitnang Sariaya. Ito naman ang Bahay Pare. Thank you, Sir Erwin Gabia of Circle Virtual Tours Philippines for helping me out in the making of this video. I love your animation. Tinawag na Art Deco Capital of the South ang Sariaya dahil ang mga lumang structure dito ay Art Deco style, isang uri ng shapes and patterns ng architectural design na prominent noong 1920s and 1930s. Bahay pamahalaan ng Sariaya, Municipal Hall.
ang ganda nito kapag Pasko kasi punong-puno ng ilaw. Dito kami sa Sariyaya Park para tingnan yung kanilang mga Christmas lights and kailaw dito sa parke. I am under the tunnel of lights. Beside the municipal hall is this huge house, Emralino Rodriguez Ancestral House, also known before as Pink House. Ngayon naman, pupuntahan natin, sisilipin natin yung isa pang heritage mansion dito sa Sariyaya. Ito naman ang 1930s Art Deco style Gala Rodriguez Ancestral House. This is a heritage house designed by Juan Nakpil, National Artist for Architecture. Simbolo po ng walang hanggang pag-ibig ang bahay na ito dahil regalo ito ni Dr. Isidro Rodriguez sa kanyang asawa na si Doña Gregoria. Kaya lang 2 days bago sila lumipat dito ay nagkasakit si Doña Gregoria. This is Governor Natalio Enriquez Heritage House, built in 1931. Ang ganda, no? Naa-amaze ako sa bahay na to. Ang ganda kahit luma na, oh. Kung natatandaan ko ng tama, sabi ni Sir Eric Didache, nung unang panahon, ang entrance ng isang lumang bahay ay dalawa. Isang para sa mga donya at isang para sa mga kasambahay. Dineklara itong Heritage House ng National Historical Institute in 2008. Nadadaanan ito ng mga biyahero papuntang Bicol gaya ni beshimanoy.ph. Shout out! Ito naman ang ancestral house ni Dr. Simeon at Doña Roberta Rodriguez. This one naman is Don Catalino Rodriguez Heritage House at papasok tayo dito with the Advocates for Heritage Preservation Philippines. This house was built in 1922. Floor ang collection ng lumang bote ng soft drinks and other memorabilia of Family Rodriguez. This is Sir Eric Didace, active advocate ng heritage preservation in Sariyaya. Welcome po sa bahay ng Don Catalino Rodriguez. Ito po ang istorya ng bahay na ito ay si Don Catalino Rodriguez. Siya po ay presidente. Ito po ang tawag sa mayor ng panahon ng Amerikano President. So may mga painting sa ceiling at wall sa first floor. Catalino. So ang lababo na yan sa kwarto noong unang panahon ay status symbol. Ibig sabihin, mayaman ka kapag meron kang lababo sa kwarto.
malaking maleta naman na to ay pruweba na well-traveled ang pamilya Rodriguez. Kasi nung unang panahon po, ang mayayamang bahay may panel o kung pasisimba. May dama ko kung pasisimba. Kaya lang noong 1950s, pinagsasalhan siya. Kasi ang rasyonary daw po ng mga panel, siguro shortcut pag masama ang panahon, kung pasisimba doon na lang sila dadaan. And marami po kami yung una sa punto, may mga tulisan. So kung sumalaki ang tulisan nasa simba, kapag paupunin yan. Parang gano'n. So, yan po yung sa red carpet. Para pagkakabisita nyo si Quezon, si Claro Emerick to, hindi ko malalaglan yung red carpet. Nasa taas naman ang living room ng bahay, dito ine-entertain ang mga bisita gaya ni President Manuel Quezon at iba pang prominent people noong unang panahon. Ang kintab ng sahig, kasing kintab ng bumbunan ni BFF Logan Habibi. Charot lang. Shout out, shout out! Maganda dito ay pwede kang magsuot ng costume during the tour. So kapag wala ng COVID-19, isama ninyo sa inyong bucket list ang heritage tour sa Sariyaya. Okay, magkano po yung costume? 200 para yung entrance dito. 100, okay. Mayaman talaga ang mga angkan ng Rodriguez. Puro Rodriguez ang pangalan ng mga ancestral house dito sa Sariyaya. Tayo nang magpunta, tayo na sa Sariyaya, tayo na. Aking kababayan, nais kong ilarawan ang minamahal kong bayan, ang bayan kong sinilangan. Ang mga babae ni Sir Eric. Manaw, hindi ang kabukiran, payapang karagatan, iyan ng ating bayan, Sariyaya. Tayo na sa Sariyaya, tayo nang magpunta, tayo na sa Sariyaya, tayo na. Tara na sa Sariyaya! Marami pa ang pwedeng i-explore sa Sariyaya, and that's what I'm gonna show you on my upcoming videos. What can you say about this tour? Let me know in the comments. Thank you for watching! And see you on my next premiere. Tayo na sa Sariyaya, tayo nang magpunta.
tayo na sa saryaya, tayo na sa saryaya.